Isang mabagpalang gabi po sa ating lahat, mga minahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po kayong lahat sa ating pong talakayan, sa ating pong buong pagsama-sama dito, mga kaibigan. Ito po ay mayroon pong tema sa kabuuan, Hope in Times of Crisis, or pag-asa sa panahon ng kagipitan. Hindi po lingid sa ating pong lahat na ang ating pong mundo sa ngayon ay nahaharap sa isang matinding suliranin na ito po'y dala ng COVID-19. At dahil dito, mga minahal kong mga kaibigan, maraming tao ngayon ang nagugulumihan, ang nawalan ng pag-asa dulot po sa bagay na ito. At alam niyo, sa tuwing tayo naharap sa mga pagsubok, sa tuwing tayo po naharap sa kagipitan sa ating pong buhay, tayo po ay naghahanap ng solusyon kung paano tayo makaahon mula sa kagipitan na ito. Kaya nga, mahal, ang aking pong unang topic ngayong gabi, ito po ay mayroon pong kinalaman sa tunay na pag-asa, o the real hope. Saan po ba natin masumpungan ang tunay na pag-asa? Sa tuwing ikaw ay naharap ng sari-saring pagsubok, sa tuwing ikaw po ay naharap sa isang kagipitan sa buhay, saan ka ba kumukuha ng lakas? Saan ba kayo kumukuha o talagang humuhugot ng pag-asa? Kaibigan, ngayong gabi, ati pong bubuksan ang masitas ng banal na kasulatan at ati pong titingnan ang Biblia patungkol sa paghanap natin sa tunay na pag-asa. At saan ba natin masusumpungan ang tunay na pag-asa? Ikaw ba ay nabubuhay na mayroon pong pag-asa? Pagod ka na ba sa paghanap ng pag-asa? Paano nga ba masusumpungan ang tunay na pag-asa? Ito pong makatanong ito, mga kapatid, ang ating pong bibigyang diin sa ating pong pag-aral sa gabi ito. Araw-araw, hayag po natin na ating pong nakita at nasaksihan sa ating pong mga mata ang mga negatibong pangyayari sa ating mundo. At ito po'y nagdudulot ng kawalan ng pag-asa sa ating buhay. Just imagine, mga kapatid, sa dulot po ng COVID-19 ngayon, maraming mga pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Hindi nila nakikita hanggang namatay. Just imagine, ang sakit kaya ano? Kaya nga, maraming tao ngayon ang tumitingala sa langit, Lord, bakit ako pa? Saan na po ba kayo? Kaibigan at mga kapatid ko, mayroon po akong ibahagi sa inyo na isang tunay na sa kanya lamang natin makikita at masumpungan ang tunay na pag-asa. Ngayon, ibahagi ko po sa inyo, mga kapatid, tingnan natin ang banal na kasulatan kong ano po ang sinasabi tungkol po sa mga bagay nito sa paghanap natin sa tunay ng pag-asa. Alam nyo, sa mundo natin ngayon, mayroon pong dalawang uri ng pag-asa sa kabuuan. Una, mayroon pong pansamantalang pag-asa. Pangalawa, mayroon po tayong tinatawag na walang hanggang pag-asa. At alam niyo, mga minamahal ko, ikaw at ako busy dito. Marami tayong panahon na ginugugol dito po sa pansamantalang pag-asa. Ang mga tao ngayon ay busy-busy na gusto nilang punuin ang kanilang pong buhay sa mga bagay-bagay. Gusto nating punuin ng sasakyan, punuin ng mga pira o bahay dahil akala natin na ito'y magbigay sa atin ng kasiyahan. Ito'y magbigay sa atin ng tunay na pag-asa.
Titingnan natin ngayon, mga minamahal ko, ano po ba yung mga pansamantalang pag-asa. Mayroon pong tagpo ang ating pong mahal na Panginoong Hesus habang siya po ay nagtuturo. Out of nowhere, mayroon pong lumabas na isang tao na ito po ay nagtatanong sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. At ang tagpo na ito ay masumpungan natin sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 21. Kung mayroon kayong ba nakasulatan, mga minamahal ko, basahin po ninyo. Ayon po doon, o sabi po ng isang lalaki, Guru, sabihin mo sa aking kapatid na bahagian ako ng mana para sa akin. Ang sabi ng ating pumalap ng Jesus sa kanya, lalaki, sino ba ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? At ang tagubilin o ang sa pagpatuloy, mga minamahal, sinabi ng ating pong mahal ng Jesus doon po sa karabihan sa kanilang mga nakikinig sa kanilang mga salita. Sabi ni Jesus, talatang 15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Just imagine na, mga minamahal ko, nilinaw ng ating pong mahal na Panginoong Hesus nung pagkatapos na narinig niya, sabi po sa isang lalaki, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahagian ako sa aking mana. At sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, at sa kanya pong mga ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Kaya nga, ang ating mahal na Panginoon, siya po yung gumamit o nagsalaysay ng isang talinghaga. Sabi niya sa mga kanipong tagapakinig, isang lupain ng taong mayaman ay nabunga ng sagana. Iniisip niya sa kanyang sarili, ano ang gawin ko? Sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking butil at mga pag-aari. Talatang 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, uminom ka, magsaya ka. Mga minamahal ko, ito pong tinatawag na Epicurean Theory. Alam niyo, sabi po, subalit, ang sabi po natin pong mahal po ni Jesus, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya papupunta ang mga bagay na inihanda mo. Talatang 21, gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Mga minahal po, mga kaibigan at mga kapatid ko, tayo po ay busy sa mga bagay na ito na akala natin ito po'y magbigay sa atin ng kasiyahan. Bagkus ang sabi po ng ating pong mahal po ni Jesus, gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa inyong sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. At mayroon pong tagubilin ang ating pong mahal na Panginoon Jesus, aklat po ng Matthew Kapitulo 6, talatang 19 hanggang 21, ito po ang kanya pong tagubilin sa atin. Sabi po niya, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbuk at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnakaw. Talatang 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng makayamanan sa langit, na doon ang bukbuk at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaibigan, ikaw ba'y nabubuhay sa mga bagay na ito? Ikaw po ba'y ay gumugol ng maraming panahon sa mga pansamantalang kaligayahan na ito? Ano po ba at saan po ba natin masumpungan ang tunay na kasiyahan? Sa maraming pira, kung tayo po ba ay nagkaroon ng maraming pira? Kung kayo po ba ay
nagkaroon ng maraming ari-arian? Gusto ko pong sabihin sa iyo, kaibigan, ang lahat na mabagay na pinagpagalan mo, pinaghihirapan, hindi yun ang magbigay sa iyo ng kasiyahan. Kung tayo po ay ang ating pong, kung tayo po ay makapagtapos ng maraming kurso or PhDs, kung mayroon tayo, kung mayroon po tayong prestige or power, kung tayo po ay well known or maganda po ang kalagay natin sa buhay, people think that they can be happy. Bagkus mga minamahal ko, yun lamang po ay pansamantala na kaligayahan. Saan po ba tayo magkaroon ng tunay na kaligayahan? Saan po ba natin masumpungan ang tunay na pag-asa? Mga minahal, ayon po sa 1:17, talatang 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Hesus Kristo. Kaibigan, kung gusto kang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay mo, kung gusto kang magkaroon ng tunay na kasiyahan at tunay na pag-asa sa buhay mo, ayon po sa aklat po ng Maawit 144, talatang 15, maginhawa ang bayan na nasa gayong kalagayan. Maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Mayroon lamang tayong kaginhawaan sa ating pong mabuhay. Kung ikaw po ay namuhay, nakasama ang Diyos. Alam niyo mga kaibigan ko, kung pag ikaw po ay namuhay sa pili ng ating pong Panginoon, ikaw na po ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Dahil mayroon pong kasabihan, siya lang sapat na sa iyo. Pag mayroon tayo sa buhay, pag mayroon siya sa buhay natin, sapat na para sa atin. Kaibigan, ang tunay na pag-asa at kaligayahan, ito naman po ay masusumpungan natin sa tamang paraan. At ang mga paraan ito, walang iba, kundi ito po ay masusumpungan natin sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. Ang buong mundo ngayon ay busy sa mga pansamantalang kaligayahan. Sa tuwing sila po ay naharap ng mga pagsubok o sa tuwing sila po ay na-stress o na-depress, sabihin nila, oh, tayo po ay pumunta doon sa malamig na lugar. Tayo po ay magmuli para tayo naman po ay mawala yung mga problema natin. Pero alam nyo, kaibigan, yun po ay pansamantala na. Maya-maya, tumawa ka ngayon. Maya-maya, iiyak na lang. Dahil yun po ang buhay natin sa mundong ito. Yung mga bagay na yan, yun po ay hindi makapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pansin ninyo kung ang kayamanan, mga kapatid, ay siyang pong nagbigay ng tunay na kaligayahan sa buhay ng isang tao, wala na pong hihigit kay Haring Solomon. Si Haring Solomon ay nasa kanina po ang lahat. Kung ating pong titingnan ang aklat po ng Ecclesiastes Kapitulo 2. Ecclesiastes Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 11, mga kapatid. Ang wika po dito, sinabi ko sa aking sarili, por kumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan. Magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Talatang 2, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalukuhan at sa kasayahan, anong halaga nito? Siniyasat ng aking isipan kung papaano o paano pasasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alam. Pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking isipan at kung paano maging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit. Talatang 4, gumawa ako ng madakilang gawa. Nagtayo ako ng bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako ng para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan. At aking tinamna ng masaresaring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng matipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatanungan ng mga lumalaking punong kahoy. Talatang 7,
Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon ako ng mga malaking ari-arian ng mga bakahan at mga kawan higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Talata 8, nagtipunin ako para sa akin ng pilak at ginto at kayamanan at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lawigan. Kumuha ako ng mga mang-aawit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Alam niyo mga minamahal ko, ang tanong, masaya ba doon si Haring Solomon? Nasiyahan ba na sa kanina po ang lahat? Bagkus ang sabi po dito mga minamahal ko sa talatang Jesus, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkain. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gagawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Talatang 11, nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagaan ng aking ginugol sa paggawa nito, at muli, lahat ay walang kabuluhan. Mga minahal ko, ayon po ni Haring Solomon, pagkatapos po na magkaon siya ng maraming bagay-bagay na mga ito, mga material na mga bagay na nasa kanilang lahat, sinabi niya, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Kaibigan, mayroon po talagang kahit kumpleto ka man ng lahat ng mga bagay na dito po sa mundo, pero mayroon pa rin po ang sa ating pong mga puso. Mayroon pong kulang. At sino pong makakasasapat lang sa buwang na yan? Walang iba kundi ang ating pong mahal na Panginoong Hesus. Mga kaibigan ko, mahal kong mga kapatid, at sa lahat po na ating pong sumusubaybay sa ating pong pag-aaral. Sabi ni Haring Solomon, wala akong kaluguran sa mga yaon. Hinanap ni Haring Solomon ang kasiyahan sa maling paraan. Kaibigan ko, paano natin mahanap ang tunay na pag-asa? Paano natin mahanap ang tunay na kasiyahan? Mahanap lamang natin yun, mga minamahal ko, sa tamang paraan. Walang iba ang paraang ito. Una, unahin ang Diyos sa lahat ng gawain. Kaya ang sabi po sa aklat po ng Matthew 6:33, datapwat hanapin mo lang ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Kaibigan, kung gusto kang magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan sa buhay mo, despite sa mga pangyayari sa ating pong mundo ngayon, sa mga kagipitan na iyo pong naranasan, kaibigan, ang ating pong mahal na Panginoong Hesus ay matagal na po naghihintay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Sa Kanya naman natin masumpungan ang tunay na sa kasiyahan. Ngayon ang mga tao ay bala sa paghahanap at pag-iipon ng kayamanan. Dahil akala natin pag tayo po'y magkaroon ng sasakyan, pag tayo po'y magkaroon ng maraming ari-arian, maraming bahay o malaking bahay, yun po ay mapasaya sa atin. No! Ang tunay na kasiyahan, kaibigan, masumpungan lamang sa ating pong mahal po ni Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. Tayo po'y magbalik loob sa Kanya. Dahil mga minamahal ko, ang sekreto sa buhay upang magkaroon tayo ng kapayapaan, kilalanin mo siya. Dahil pag ikaw po ay hindi mo siya nakilala. Ang wika nga po niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Hindi po sinabi na ating mahal po ni Jesus. Ayon po sa Juan 14:6. Sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Hindi po niya sinabi, ibigay ko po o ituro ko po sa iyo ang daan. No! Kaibigan, kapatid ko, ang sabi po, siya mismo ang daan. At ang katotohanan,
Hindi sinabi ng ating pumanaw po ni Jesus, okay, bigyan kita ng katotohanan, ibigay ko po sa iyo ang katotohanan ito. No, kundi ang katotohanan, walang iba, kundi siya mismo. At ang buhay. Wow! Maganda ako kung gusto kang magkaroon ng meaning sa buhay. Kung gusto kang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay mo ngayon, lumapit ka sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang natin masumpungan ang tunay na kaligayahan. He is the answer. Kapatid, kaibigan ko, paano natin siya lubusan makilala? Paano natin siya makilala at matanggap sa buhay natin? Saliksikin natin ang ating pumabibliya. Kung ikaw po kaibigan ay hindi pa walang pagkatauna nagbasa ng Biblia, noong unang mga lumipas na mga araw, ikaw po ay busy, ikaw po ay abalang-abala sa iyong kong mga ginagawa. This is the time na ikaw po ay magbasa ng Biblia. Dahil mga minahal ko, ayon po sa banal na kasulatan, bakit tayo po ay magbasa ng banal na kasulatan o ng Biblia? Ayon po sa 2 Timoteo Kapitulo 3, talatang 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano po ang ibig sa kinasihan? Ang salitang kinasihan, mga minamahal ko, ito po ay nagmula sa salitang Latin, sa divinitus inspirata. Ayon po sa salitang kinasihan, kung atin bang titingnan ang salitang Grego, ito po ay tatawag na theognostos. O ang literal na kulugan nito, hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ang banal na kasulatan, ito po ay direkta na pangusap ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil pag tayo po ay nagbasa ng banal na kasulatan, ang wika po nito ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsanay ng ikatututo ng nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaibigan, maraming tao ngayon ang napapayo ang buhay. Maraming tao ngayon ang nasumpungan ang kanilang masarili sa loob ng bilangguan dahil hindi nila sinisiyasa at sinusuri ang banal na kasulatan. Dahil mga minahal ko noong unang panahon, ang ating pong magulang ay hindi pa nagkasala. Ang ating pong Panginoon ay direktang nakipag-usap mukhaan sa atin. Pero nung pumasok po ang kasalanan, ito po ay sumisira sa relasyon between sa atin at sa Diyos. Pero ang Panginoon, mga minahal ko, kung ating pong basahin ang banal na kasulatan, dito po nahayag ang kasaysayan kung paano kakabahan ng Diyos. Kung paano ka magkaroon ng tunay na pag-asa. Dito po nahayag na dahil po sa kanipong tanging pag-ibig sa sangkatauhan, kanipong ibinibigay ang kanipong tanging anak upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minahal ko, mga kaibigan at mga kapatid ko, sabi nga po ni George Washington, imposibleng pamamahalaan ng tama ang mundo kung wala ang Diyos at ang Biblia. Minahal kong kaibigan at mga kapatid ko, sana magkaroon ka ng pagkataon na magbabasa sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, sabi nga po sa Juan Kapitulo 5, talatang 39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan dahil sa pagitan na ito, kayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at ito po'y nagpatotoo sa akin. Mga minahal kong kaibigan, mga kapatid ko, nawa ang ating pong dalangin. Sa pagkataong ito ng crisis, tayo po'y magkaroon ng panahon sa Panginoon. Makinig, uupo ka at makinig ka sa Panginoon. Mayroon po siyang gusto sabihin sa inyo. Dahil mga minahal ko, sa tuwing nasaktan natin, sa buhay natin, ang Panginoon, mga minamahal ko, sa tuwing naharap ka sa mga pagsubok, sa tuwing naharap ka sa kagipitan, alam mo kung saan ka iigil. Alam mo kung saan ka lalapit. Sa tuwing ikaw po'y nauhaw at nagutom, alam mo kung saan ka hihingi. Pero mga kapatid, pag ito po'y nawala sa atin, naging miserable ang buhay natin. Kaibigan, ang aking tanging Diyos at dalangin,
na sana ikaw po'y magkaroon ng tagpo sa Panginoon. Dahil sa Kanya naman natin masunghaan ang tunay na pag-asa. Magbasa tayo sa banal na kasulatan. Dahil ang Biblia, mga minamahal ko, tayo po'y turuan dito. At sabi po nga po sa Matthew 22, talatang 29, na nagkamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Napakalaking pagkamali po natin pag tayo po ay hindi nagsiriksik at nagbasa ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi po ng ating mahal na po ni Jesus sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Talatang 3, mapalad ang taong bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga nakasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Mga minahal ko, mga kaibigan ko, malapit na po ang panahon na siya po'y babalik muli upang ikaw ay kanya po dalhin doon po sa lugar na kanya po inihanda sa aking pagsasama. Kaibigan, ikaw po ay marupong lugar sa lahat. Tayo pong lahat ay marupong inihanda na lugar ang Diyos. Sayang ang lugar na ito. Na kung saan doon wala ng karamdaman, doon sa langit wala ng kamatayan, wala ng pagbuha, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan. Kundi pawang lahat ay kasiyahan sa pili ng ating Panginoon. Kaibigan, nawa sa pagkataong ito, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung ikaw ngayon ay matagal na nagbakasyon sa mundo, ang panawagan sa iyo ng Panginoon, kaibigan, magbalik loob ka sa Kanya. Kahit gaano tayo kamakasalanan, ilang bisis tayo nadapa, ilang bisis tayo nagkasala, ang wika nga po sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo sa akin. Kaibigan, ang mayroon pong paanyaya ang Diyos. Kialanin mo siya sa buhay. Tanggapin mo siya sa buhay. At I'm sure, sigurado yun mga kapatid, ikaw ay magkaroon ng tunay na pag-asa. Ikaw ay magkaroon ng tunay na kasiyahan. Tunay na kaligayahan. Yun lamang ay masupungan natin sa ating pong Panginoon. God bless po sa ating pong lahat mga kapatid. Sana ang mensaheng ito ay patuloy po na magpaalala sa atin na magkaroon ka sanang pagkataon na lumapit sa Diyos dahil sa Kanya, nasa Kanya ang lahat. Siya na sapat na para sa atin. God bless you and magandang gabi po sa ating lahat.